ang Christmas wish para raw mairampa sa kanilang Christmas party, matangos na ilong. Yun nga lang ang kanilang pagpaparetoke na uwi sa disaster. Kanya-kanyang plano na ba kayo ng pasabog sa paparating na mga Christmas party? Ang magkakatrabahong Lara, Vine at Judith, ang naisip nilang panggulat sa kanilang Christmas party, ang pagpapatangos ng ilong. Para maganda pagdating ng Christmas party, ang gaganda na namin sa picture, gano'n. Nag-decide din po sila na magpa-rhinoplasty na rin para maganda kami sa Pasko. Good morning, guys. Ito yung first day ko na maglilinis ng aking ilong. Pero sa kanilang rhinoplasty, imbes na matuwa at mag-ho-ho-ho ala Santa Claus, sila'y napa-hu-hu-hu. Ang pinayari kasi nilang ilong, nayari! As in, tabingi po talaga yung pagkakagawa. Mahirap gumalaw, para ka nag-aalangan gumalaw kung tutuusin. Nag-start na may lumalabas na dugo tsaka nanas sa ilong ko. Ilong ko po! Anyari! Para kay Lara, matrabaho raw ang pagkakaroon ng ilong na hindi matangos. Kasi kapag napipicture ako, ang hirap humanap ng magandang anggulo. Ang hirap maging maganda. Kailangan lagi mo siyang i-enhance. Kasi sa aming magkakapatid, ako yung pinakapango. Ang rhinoplasty. At kung ang iba nagdadalawang isip sa gagastusin sa pagpaparitoke, si Lara may mantra. Keber sa iba. Since I am working hard this year, deserve ko ng ilong sa Pasko. Kaya laking tuwa niya nung may nag-alok sa kanya ng abot-kayang rhinoplasty surgery. Minessage ko siya na sabi ko, sis, bala ko din magpa-rhinoplasty. Magkano ba? Malaking tipid sa kadalasang 70 to 100,000 pesos na presyo ng operasyon. Parang nakapromo po yung price, kaya ganun siya. Ang mismong operation ay 55K. Nakita ko na maganda naman yung gawa sa kanila, kaya na-convince din po talaga ako. Nito lang Agosto, inoperahan na nga si Lara. Nung inoperahan po ako, wala naman po akong actually nararamdaman na masakit right after the procedure kasi pinakita ko sa kanya kung okay ba. Sabi niya okay naman po. Nilinisin ko muna yung face ko kasi hindi pa ako pwede magilamos. Nung una, masaya naman daw siya sa naging resulta. Kaya nung nakita ng mga katrabaho niyang sina Vine at Judith ang mga post ni Lara sa kanyang new nose, ang ganda na nga nang lumabas kay Lara. Parang isang buwan pa lang sa kanya. Nagagandahan na kami sa labas ng ilong niya. Parang nagkaenganyuhan lang po. Bago pa lang po ako pumasok sa kanila, parang nabanggit ko na nga po na gusto kong magpa-ilong ganyan. Si Vine agad naghanap ng pamparetoke. Naisipan namin na yung pinag-ipunan namin, iparino nga namin. Si Judith naman, ang kanyang pagpapailong, inisponsoran daw ng kanyang boyfriend. Nainganyo na rin naman po ako para gift ko po sa December. Yung boyfriend ko, nag-ano na rin po sa akin na, sige, ipush na po. Support naman po siya kasi kapag inaano niya, sabi niya, lalo kang magiging maganda. Ang pagpapasalamat po dok ng kanyang ilong, ang naisip ni Judith na paraan para raw mag-heal ang kanyang inner child. Naisipan ko po kasi po yung mga kaklase ko po dati na tinatawag po ako na pango, ganun. Tapos yung malaki daw yung ilong. Tawag lagi sa akin, ilong. Malaki yung ilong niya. At nito lang Setyembre, isinagawa ang operasyon sa dalawa sa kaparehas na doktor na gumawa sa ilong ni Lara. Ang singil sa dalawa, 55,000 pesos each. Pero makalipas lang ang ilang linggo, tila nag-iba ang amoy, ihip ng hangin. Mamaga pa siya, maga pa talaga siya lahat. Dok, bakit po ganito na? Sa taas po yung swelling ko. Mararamdaman mo yung dito niya, yung pinakadulo ng implant, nandito siya. Hindi siya naghihilong kasi nga, mali yung pagkalagay. Na mas lalo pang lumala dahil sa kanyang sinusitis. Hindi po ako nakatulog. Hindi po siya kagaya dati ng ilong ko na pwede ko siyang kalikutin eh. Pakiramdam mo talaga medyo may kirot. Alam mo, pagbabahing.
habang ang ilong naman ni Judith. Siguro mga September, doon na po siya ata nag-start na may lumalabas na dugo tsaka nanas sa ilong ko. Neresetahan naman daw siya ng gamot, pero feeling ko may tumutulo, lagi ko siyang inaanoan ng cotton buds para hindi siya magtuloy-tuloy ng tulo sa dito ko. Para po siyang may bola sa loob ng ilong kasi konting galaw mo, sumusunod din siya sa pagkilos kapag tumagilid. Nangihinayang po sa gastos, yung transpo po, magkano po yung naabot namin sa pamasahe para makabalik kami agad sa trabaho. After 7 days, tinanggal yung cast sa ilong ko. Nakita ko na uneven na siya. Pero ang sabi ni Doc, dahil lang siya sa swelling. Pabalik-balik po ako dun sa clinic. Tinuturukan po siya ng steroid para daw po bumaba yung swelling niya. Hanggang sa ito, 4 months na, last na check-up ko. Hindi po talaga siya nawawala. Tabingi po talaga yung pagkakagawa. Nagpa-check-up ako sa ibang doktor after 4 months. And sabi nga po, hindi po siya dahil sa swelling talaga. Talagang sobra siya ng cartilage dito. Kaya po siya mukhang tabingi. Ang partner naman ni Lara na si Aurelio. Diskumpiado. Nagalit ako siyempre. Kala namin okay na, maganda na yung alalabasan. Pas pangit pat. Yung budget na kasi na yun, idadagdag namin yung sa pagpapakasal namin next year. Parang natapunan kami ng pera. Ang gusto ng tatlo ngayon, makaharap ang doktor na gumawa sa kanilang mga ilong. Kahit refund, kahit kalahati. Ang gusto lang po namin is i-reach out niya kami. Sinubukan ng aming team na kontakin ang doktor. Pero papayag kaya ang doktor na makaharap muli sina Lara, Vine at Judith? May pananagutan nga ba ang doktor at ang clinic sa nangyari sa ilong ng tatlo? Noong nakita ko yung ilong nila na ganun, I suspected already. Sa mga nagbabalak dyan magparitoke ngayong magbabakasyon, ano nga ba ang mga dapat tandaan? Hindi siya naghihilong kasi nga mali yung pagkalagay. May lumalabas na dugo tsaka nanas sa ilong ko. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Ang maagang pamasko sa sarili ng magkakatrabahong sina Lara, Vine at Judith. Bago at matangos na ilong. Kaya pinag-ipunan nila ang kanilang pagpaparetoke o rhinoplasty surgery. Pero ang pinapangarap nilang matangos na ilong, nabulilyaso. As in, tabingi po talaga yung pagkakagawa. Hindi po ako nakatulog. Hindi po siya kagaya dati ng ilong ko na pwede ko siyang kalikutin eh. Para po siyang may bola sa loob ng ilong kasi konting galaw mo, sumusunod din siya sa pagkilos kapag tumagilid. Sinubukan ng aming team na kontakin ang doktor na gumawa sa ilong ng tatlo. Tumanggi rin munang magpa-interview ang doktor. As per advice of my lawyer, we will not be participating in any media interviews since we are in the process of filing a criminal case with those parties. Sa ibang doktor lumapit ang tatlo para ipaayos muli ang kanilang pinaretoking mga ilong. Natanggal na rin ang fillers na inilagay sa kanilang mga ilong. I suspected already na infected yung implant nila. I had to open up yung dating incision nila, saka ako tinanggal yung implant. I gave them proper antibiotics. At sa kasalukuyan, patuloy na nagpapagaling ng kanilang mga sugat, sina Lara, Vine at Judith. Ayon sa PAPRAS o ang Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons, may standards o pamantayang sinusunod sa ganitong mga operasyon. Our responsibility is to make sure that our patients get the treatment that may benefit them. At the same time, it should be safe and ethical. Ang problema sa tao, kahit sabihin mong pare-pareho itsura, hindi lahat pare-pareho din ang reaksyon towards a particular procedure. Kailangan laging nag-uusap ang doktor at saka pasyente. Kung sakaling mapatunayan na meron ng negligence na nagawa yung doktor, yung biktima ay pwedeng magsampa ng kaso for damages, yun ay civil case, o kaya naman ay criminal case for reckless imprudence resulting in slight physical injury, less serious physical injury, o kaya serious physical injury. O kaya naman administrative case para sa suspension o kaya revocation ng lisensya ng doktor. Gusto ko lang sabihin sa mga nagbabalak din po na magpa-rhinoplasty, wala namang mali sa pag-enhance, pero siguro mag-research na lang ding maigi. Mag-background check kung ano talaga yung special niya, pati yung clinic, yung mga gawa niya. Hindi tayo pwede mag-focus sa maganda niyang ginawa. Marami ang sinasamantala ang holiday break para makapagparitoke bilang Christmas gift na rin sa kanilang sarili. Wala naman makakakwestiyon nun dahil ang pagpaparitoke, sariling pagpapasya.
at walang karapatan ng iba na pakialaman kung ano ang gustong gawin sa kanya-kanyang katawan. Paalala lang po, maigi itong pag-isipang mabuti. Kumonsulta sa mga eksperto at piliin yung may magandang track record. Knows mo na dapat yan! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.